Nakakaramdam ka ba na parang nag-iba na siya? Yung hindi na siya tulad ng dati? Ito yung mga signs na pampalipas oras ka lang. Number one, wala siyang pakialam sa feelings mo. Kahit man bigyan mo siya ng regalo, kahit man i-surprise mo siya, mag-long message ka sa kanya, o sabi mo ng I love you, I miss you ng ilang ulit, kahit pagaano mo in-express yung feelings mo sa kanya, tapos hindi niya ito binavalue or hindi niya ito binabasa, yun ay signs na pampalipas oras ka lang. Meaning, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Umiyak ka man, mag-away man kayo, or magtampo ka man, hindi kaya sinusuyo. Dahil wala naman siyang pakialam talaga sa'yo. Ganun naman talagang tao eh. Pag walang pakialam, kahit anong gawin mo, hindi kanya papansinin. Yun lang yun. Pangalawa, kakausapin ka lang pag gusto niya. Ang pinakamasakit sa lahat, yung nag-aantay ka ng chat niya. Tapos, eto, sinzone ka. Tapos, pang ilang araw, magre-reply lang siya. Yun ay dahil bored siya. Ang masakit pa dito kapag boring lang siya, doon ka lang niya kinakausap. At yung laman ng chat nyo o ng video call nyo, wala namang silbi. Walang gana. Alam mo yung sobrang dry. Tapos hindi mo pa maramdaman kung ano ba yung laman ng chat niya. Parang walang dating. Kapag nag-good morning ka, morning lang ang sagot niya. Pag nag-I love you ka, love you lang ang sagot niya. Or in short, kahit anong mga chat mo sa kanya, saka lang siya nagre-reply kapag gusto niya. Hindi naman importante kung magka-chat kayo lagi. Hindi. Importante dito ay gaano pa siya kabilis mag-reply at gaano niya makagusto na kausapin ka. Yun lang yun. Pangatlo, walang time sa'yo. Tandaan nyo, ang isang tao na mahalaga sa'yo, pinaglalaanan mo ng oras. Ang isang tao na mahal mo, minibigyan mo ng atensyon at nag-e-effort ka. Kabaliktaran naman nito, kapag ang isang tao ay hindi mo binibigyan ng atensyon, ibig sabihin, hindi siya mahalaga sa'yo. Ibig sabihin lang nun, okay lang kahit hindi mo siya papahalagan at okay lang kahit hindi ka mag-spend ng time sa kanya. Napakahalaga ng time pagdating sa pagmamahal o pagdating sa relasyon, lalong-lalo na kapag LDR kayo at bago pa lang kayo. Siyempre, sino ba naman ang ayaw na mag-spend ng time, di ba? Sino ba naman ang ayaw na maramdaman niya na mahalaga rin siya? Kaya siguro wala siyang time sa'yo kasi meron siyang time sa iba. Yung iba na yon ay hindi ikaw, kundi yung iba na yon, yun yung panibagong target niya. Ang sakit, no? Number 4, natitiis ka niya kahit ilang araw. Kapag nag-aaway kayo at hindi ka man lang kinakausap after ng away nyo, ang masakla pa dito pag binlock ka na o nirestrict ka na, sobrang sakit sa part mo bilang nag-e-effort at nagmamahal. Nagmamahal ka lang naman, nag-e-effort ka lang naman, pero yung binibigay mo, hindi sinusuklian. Sobrang sakit sa feelings kapag napaka-pure ng heart mo at napaka-genuine, samantalang yung jowa mo ay hindi man lang nakakaramdam. Kumaga sobrang manhid man lang nang nararamdaman niya sa'yo. Yung tipo na hindi ka na nga mahal, hindi ka pa pinapahalagahan, hindi ka na pinapahalagan, hindi ka pa nire-respeto. Kaya kanyang hindi ka usapin ng ilang araw. At kapag nag-chat siya sa'yo, parang walang nangyari. Hindi siya marunong mag-sorry, hindi siya marunong manuyo, at hindi siya marunong humingi ng tawad. Ang masakla ba dito, siya pa yung galit. Kasi, baka nagagalit ka sa kanya. Kaya pag sinasabay nga sa galit mo, kabahan ka na. Ayaw niya magpatalo. At isa pa, baka mataas yung ego. Ooh! Number 5, madalas kang babaliwalain. Kapag magkasama kayo sa public o nagde-date kayo, nafe-feel mo na parang malayo siya. Nafe-feel mo na parang hindi kayo magkasama at nafe-feel mo na parang walang kayo, walang spark, walang connection, yung parang magkasama lang kayo. Kapag mag-uusap naman kayo dalawa, gusto niya lagi na pinapatayin ka na agad ng tawag kasi busy daw siya o may ginagawa. Yes, of course, lahat naman tayo may trabaho, pero kapag free time, walang dahilan para sabihin mo na busy ka sa tao. Pag mayroong mga bagay na mahalaga sa'yo, syempre, bibigyan mo ng oras at maglalaan ka ng oras. Marami tayong oras, lalo na kapag meron ka trabaho. Kapag may free time ka, ano lang naman. Kapag bigyan mo ng 30 minutes o 1 hour, mag-update lang sa isa't isa, alamin yung buhay o yung sitwasyon ng trabaho o kumustahin mo naman yung partner mo kung may sakit ba o okay lang ba siya. Kapag hindi man lang niya tinatanong yung mga importanteng bagay sa inyong dalawa, kabahan ka na dahil binabaliwala ka na lang talaga niya. Sobrang sakit talaga kapag lahat ng ito ay nararanasan mo, lalo na kapag nasa stage ka ngayon na nagmamahal ka at sobrang dami mong binibigay sa kanya. Lalong-lalo na kapag nag-i-invest ka ng time, feelings, at financial. Tapos, pampalipas oras ka lang pala.